yung video, pangabot na video. Tapos, itong video na to, ako may naririnig kayo ngayon. Sa mga nakaraang video din, mga vlog. Sa mga nakaraang video. Pinakita rin yan siya, diba, dun sa isang video. So, kasi ano ba yung story na to? Papakita ko sa inyo yung mga video niya from day na nakuha siya. Tapos hanggang sa pictures sa video. Kasi yung parang sabi ni mama nalaglag yata siya sa dustpan sa labas habang nagwawalis si mama. Tapos ayun, binigay sa akin ni kuya. Binigay sa amin. Nalagay sa microwavable na container. Microwavable na container. Sabi, kinuha daw nila Charo tsaka ni Happy. Hindi pala. Umbong kala natin, nahuli nila. Kasi malik sa mga huli ng mga ibon. Small creatures. Lizard, ganun. Ayan. So, typical ugali kasi ng pusa. Mega kasi diba hunt. Kung may mas maliit na creature sa nila. So, ayan. Akala ko siya naagaw sa naagaw kay Lacharo Road sa kay Happy, hindi pala. So yun, napulot pala ni Mama dun sa may labas ng bahay. So, eto, papakita muna namin yung video niya. Dito. Pasok! Tumasik sa pa yung kinakain. Hindi na kasi siya kumain. Naba ng pakpak niya. So, ayan, nakita niyo na yung mga video niya simula nung maliit siya, mukha siyang zombie. Mukha siyang alien. Baka si zombie nga siya, no? Kasi diba sino may... si zombie? Si zombie yung kauna-unahang asong inalagaan ko, medyo inalagaan namin. Kasi dati talaga hindi talaga ako mahilig sa aso. Kasi takot ako sa aso. Lalo na kapag nilalabas nila yung ano. Ganun sila, natatakot talaga ako. So, ang inaalagaan ko lang is pusa. Is a zombie. Inabandon na siya dun sa may labas.
Tapos nakita ko siya, mukha talaga siyang, alam mo yung sa Resident Evil. Kaya zombie ang naging pangalan niya, kasi mukha siyang zombie na aso. Oo, oh, yung sa Resident Evil. Na mga asong kung zombie. Kumbaga, sila na siyang fur. Sila siyang fur, puro siya galis. Tapos ayun. Inalagaan hanggang makarecover. Tinibigyan ko lang din siya ng cat food. Tapos isang beses parang lumabas na lang siya, marami na siyang balahibo. Bumalik siya, marami na siyang balahibo. Tapos hindi na siya umalis. Kaya naampun na rin siya. Oh, tapos yun, kaya na-decide kami papasukin na siya dun sa garahe kasi isang beses. Dati kasi natutulog lang siya sa ilalim ng kotse. Eh may mga nanghuhuli ng aso. Tapos kahit natutulog lang siya na tahimik dun, may nagturo sa kanya. Na itchoserang kapitbahay. Nagturo ng itchoserang kapitbahay. Ginamitan siya ng ano, tapos awang-awa ako. Tapos sabi ko kunin dun sa pound. Kumbaga parang tinubos siya dun sa pound. Tinubos siya dun sa pound. Parang tuloy siya naging hostage. Oo. Naging kidnap for ransom. Yung itsura daw niya, sabi kasi yung kuya ko kasi yung kumuha. Yung itsura niya, parang takot na takot siya dun sa may pound. Tapos nung nakita siya, si kuya, parang nag-grab ka agad. Tapos ayaw na magpabito. Tapos ayun, naging ano na siya, naging unang pet dog. Na aso. Kaya lang yun nga, nagkasakit siya, nagkaroon ng parvo. Parvo siya. Kasi wala nga akong idea sa pag-aalaga ng aso talaga. Kasi kaya lang din naman, yung vet naman ng timeline, baka kung ano yung inject sa kanya. Oo, nakakaawa kasi. Ang nakimiss din dun nung second na balik niya, sabi niya, buhay pa yan. Eh, buhay pa pala yan. Para na-expect niya mamatay talaga. Akala ko dati ganun talagang turukan yung aso, yung parang bara-bara lang tuturukan kung baka saan. Kasi yung vet lang yan, medyo responsible. Ayun, so, ayun, namatay si zombie. Pero bago naman siya na, no, parang, kasi di na siya makalakad dati, diba? Di na siya makalakad, tapos yung huling ginawa ko para sa kanya, binuhat ka. Dila niya dito sa second floor para makakita. Tapos, tinapat ko siya dun sa may... Kasi mahilig siyang ano, nagpapaalam kasi siya kapag gusto niya lumabas kasi may friend siyang aso dun sa may taas. So, tropa-tropa sila. Lagi siya nag-ano sa gate kung gusto niya lumabas. Tapos hindi siya pumupo sa may kalsada. Nagpupunta siya dun sa may lupa, sa may bakating lote. Sa bumupo sa kalsada, ayan. Hindi katulad na ibang aso, nagiging lagi ng landmines. Anyway, ayan. Ano so, naging, ano naman siya, peaceful naman yung, ano niya, ni zombie. Tapos, at, ayan nga. Kaya niya nabanggit si zombie kasi feeling niya, na-reincarnate si zombie bilang naging, siyang sparrow. Naging sparrow kasi nakuha din namin siya mukha siyang zombie. At ito nga, nasa cage muna siya. At ito na siya ngayon. Kasi, malik siyang lumipat na ngayon. Okay na. Pan, ang kabalay, pangalan niya ay dun-dun-dun-dun-dun, Panther Lily! Bakit Panther Lily yung pangalan niya? Kasi, di ba si Charuru, kung familiar kayo sa fairy tale, tada! Ito na siya! Si Happy and Charuru, pangalan ng cats. Tapos ang akala namin, nahuli siya ni Happy and Charuru. Kaya ang pangalan niya ay Panther Lily. Ay, aray, pinakagat niya ako. Ayan. Parang nung siyang lumipad. Parang after 1 week, parang nakakatuwa kasi parang everyday meron siyang ano, progress. So, nag-evolve siya. Dati mukha siyang Squidward. Ang bibig niya kasi ang laki ng lips niya dati, tapos ang liit ng beak. Anong pinag-uusapan niyo ha? Anong pinag-uusapan niya? Lapit mo siya sa, ano, para makita. Ah! Ayun. Yeah, nakita niya, nagpakitang gila siya. Narunong na daw siya lumipad. Testing niya. Favorite niya kasing tambayan ngayon yung softbox ko. Ayan. So, mas active na siya ngayon. Tapos, nagtitrain na siya mag-fly-fly. Tapos, nagbasa kasi ako, parang ano, ang tawag sa kanila? Fledgling. Parang gantong size fledgling pa lang siya. So, ang bala ko talaga pakawalan siya kapag ano na. Kapag medyo... Kasi pag marami pa siyang mataas pa yung mortality rate ng mga fledgling. 80% pa yung chance ang mamamatay siya. Kaya so kawawa naman. Kaya ngayon inaalagaan ko muna siya kapag medyo adult-adult na siya. Papakawalan natin siya sa langit. Sa Thunderbird. Sa langit naman talaga siya pupunta.
Hindi. Siyempre, nag-land naman siya sa... So, ayaw ko naman siyang ano, kulong forever sa ano. Kasi gusto ko siyang magkaroon ng baby fledgling. Baby panther lily. Kaso, nag-aalala ako sa kanya kasi masyado na siyang clingy ngayon. So, baka kasi nasanay siya masyado sa tao. Baka lumapit siya basta-basta. Akala niya friends niya. Sobrang clingy na niya sa amin. Tapos, ang tamad-tamad niya magtuka ng pagkain. Nasanay siya masyado. Nasanay siya ng tubo. O baka kailangan ko siyang bilan ng uod. Para matuto siya mag-ano. Mag-hunt ng food niya. Ayaw na niya, pagod na. Tapos ano. Ayun, yun yung paborito niya gawin. Ayun yung natutunan niya ng isang araw lang. Lumilipat-lipat sa maglipat-lipat sa kamay. Or baka gagawin, kagagawin ko na lang siya ng ano, birdhouse niya sa labas. Tapos doon ko iiwan yung mga pagkain niya kasi tamad lang. Ang kinakain niya nga pala ngayon ay cat food. Oh, yung tirang cat food nila, Happy Chatarroo, sinababad sa water para madali niyang manguya. Are you pooping? Mahilig siyang mang-poop. Yung PS4 ko, walang beses na niya na-poop. Napubuhan. Ayan, so, Lana, share lang yung isa sa mga nadagdag sa inalaga. After 1 year pa kasi siya pwedeng, ay ano, magiging adult, tapos pwedeng mag, ano, mag-mate para magpayami. Basta kapag gano'n na, medyo malaki-laki na siya, iyan ako na siya dun sa mga friends niya sa labas. Sa ibang Sparrow. Sa ibang Sparrow. So, yung alaga ko dati hindi ganito ka-clingy eh. Lagi nangangagat lang yung alaga. Ngayon lang ako nagkaroon ng alaga nga na ibon na clingy. Ah. Ano ba yung dati, di ba manok? Manok? Hindi! Meron din ako. Ay, parang lovebird. Kasi di ba nung... Or parang parrot. Hindi, unang alaga ko ng mga sisiu. Mm. Kasi di ba yung mga paano, pabunot. Mm. Aray! Sisiu, pugo, itek. Yung mga colored na, ano. Ayun, yung mga colored. Yung bata kasi siya, lahat ng pwedeng gawing pets. Kasi bawal kami mag-alaga, kaya lahat ng gusto kong, ano lang gusto kong alagaan, nagbibili din ako ng mga isda. Tama. Yung pinakwenta mo, tinatakbo mo naka-plastic bag yung mga isda. Oo, si CPR ko pa, kasi akala ko patay na sila. Pag CPR ko, lumabas yung isda. Lumabas yung buto ko ng isda. Kawawa naman ako, may naging dahilan ng kamatayan niya. May hamster ka rin dati, tapos pinalagaan mo yata sa mga klase mo. Oo, may hamster din ako dati, tapos naipit daw sa pinto. Kasi hindi siya pwede mag-alaga dati, kaya binigyan niya sa mga klase mo. So ayun, yun lang yung update kay Panther Lily, the Sparrow. Kung familiar kayo kaya ng Zenitsu, pwede na akong mag-cosplay ng Zenitsu. Pwede tayo mag-cosplay ng Zenitsu, pero kay Sparrow! Meron ba kayong Sparrow? Meron ako Sparrow! Kaya na! Ayan. Maingay siya ngayon kasi gusto na niyang kumain. Ano siya eh, matakaw na Maya. Magiging ano na siya, Pia, Pig, Maya. Pia? Kasi ang takaw niya eh. Bilog na nga siya. Oh. Hindi, ano. Eh kasi paano siya lilipad ng... Nakalipad naman siya eh. Nang malayo kung ano. Kain siya ng kain, may at maya siya nanghihingi ng pagkain. Ikaw, may sasabihin ka ba? Closing. Dali, ikaw mag-close ng video mo. Ayan. Siguro sa susunod na update kapag gano'n na. Sa releasing na ni Panther Lily. Eh, di ba 1 year pa siya magiging ano, indoor na ano, dun sa pag-fledgling niya. Ayun na niya, pagod na. Ayun na niya, pagod na ako. Ayan, human. Pagod na siya. Blessing. Ayan. Salamat sa panonood sa documentary video ni Panther Lily the Sparrow. Panther Lily the Sparrow.
hindi ko talaga ina-expect na magiging ano siya. Magiging sobrang kulit. Kulit na. Hindi, yung parang ang bait niya kasi hindi ako nagkaroon ng ganitong ibon. Dahil yung kasi hindi man si ginagawang pet talaga by default na. Bukod sa hindi talaga sila ginagawang pet. Yung green kong pet na mukhang parot dati. Kahit anong pakain ko sa kanya, tsaka kahit anong pakawala ko sa kanya, kinakagat niya pa rin ako. Tapos yung manok mo naman, na-train mo na parang ano. Yung manok kong 45 days kasi, tinrain niya parang pang sabong. Tinrain ko yung parang pang sabong, kaya tapang-tapang. So ito yung pinakamabait na inalagaan. Ito yung pinakamabait na inalagaan ko na demanding sa pagkain. Pagod na siya. Sige na. Para... Thank you sa panonood! At kung nagustuhan nyo ang video ni Panther Lily, don't forget to hit like, subscribe, and ring that bell icon. Tapos, siguro from time to time, update namin kayo kung ano na yung itsura niya. Kung ano, galing siya kabilog. Ayan. Mahihina siya ng pagkain. Thank you. Bye-bye. Bye-bye na, Panther. Hindi ka na. Ayaw na niya akong pansin. Sumasobra ka na. Sumasobra na yung exploitation na ako. Sinave mo ko para exploit. Mga, magbabay ka na sa kanila. Bye-bye, friends.